So hello guys. So ngayon tuturuan ko kayo paano mag-stream. So yung app na gagamitin natin tong Omelette Arcade, okay? So karamihan kasi ang ginagamit ng iba ngayon yung Facebook Gaming. Bukod sa Facebook Gaming, meron pa tayong Omelette Arcade. So ito yung ginagamit kong pang-stream. So okay, start. Napakadali lang din gamitin itong Omelette Arcade. Tsaka kung wala kang camera na gagamitin, napakadali nito, okay? So pinakauna, gagawa ko muna ng account. So meron ng account dito. Ayan. So kung wala kang account, pwede kang gumawa. Pangalan ko, pwede rin yung Facebook account dito eh. Okay? Tapos may account ka na. Okay? Dito sa baba, makikita mo ang live. Okay? Pipilutin mo yung live mo. Hindi. Dito ko sakit na. Sorry. Ito. Makita niya, record, go live, host, games. So dito tayo sa go live. Okay? So games, Mobile Legends. So maraming streamer nga ito ang ginagamit ni Hope. So pag nag-i-stream ako sa aking page, ito yung ginagamit ko. So na-turn on ko na nila. Yung aking page. So ito yung gamit yung page ko. Pero ito yung aking Facebook account. So kung sa page ka, sasalik mo lang yung page mo. So doon ka na mag-stream. Okay? So ngayon, turn off muna natin. Dito muna tayo sa Omelette Arcade natin maglalive. Okay? Kung okay ka na, makapagsalik ka na ako sa maglalive. Nga pala, pwede rin sa inyong YouTube or Twitch account. So depende naman sa inyo kung saan nyo gusto maglive. Then next. So yun. Dito sa description, dito mo ilalagay yung title ng iyong stream. Tapos dito sa baba, yan, additional information. Yan yung mga gusto nyo ilagay. Yan may susulat yan. Okay? Tapos dito, then, yan, stream quality. So nakadepende sa inyo kung anong quality ang gusto nyo. So ang gamit ko kasi yung pinaka 720. Para dun sa mga viewers, maganda yung makikita nila. Tapos after dyan sa quality, overlay. Yan yung overlay kung gusto nyo may design. Kasi hindi eh. Kasi pag may design kasi medyo maano sa mata. Kasi hindi nakakakitignan. Okay? So yun. Yun yung settings niya. So depende lang sa inyo kung anong gusto nyo makalagay dyan. Tapos ito pa yung additional settings. Background music, none. Yun, sa akin kasi naka-save to gallery. So yung save to gallery, yung live niya masasave siya sa cellphone niya. So after niya mag-live, mapapanood niyo siya sa phone niya. Ang nga pala, kung magla-live din kayo dito sa Omelette, dapat meron kayong malakas sa data. Data or wifi. Kasi kung data lang ang gagamitin mo, siguro 20 minutes ka pala nag-stream, ubos na yung data mo. Kasi malakas kumain to ng ano eh. Malakas kumain sa internet. So kung magde-data ka, hindi ko mararecommend sa ito kasi ubos na lang yung data mo. So mas maganda kung naka-wifi ka. Tsaka karamihan sa mga streamer, kailangan talaga wifi gamit. Malakas ang internet connection. Kasi posibleng mag-lag ka or mag-disconnect, mag-crash yung ano habang nag-stream ka. Okay? Live back tayo. So pag okay na yung settings mo, yan, start ka na. 3, 2, 1. Start na. So nakita nyo guys, nakasulat live. So ibig sabihin niya, naka-live na kayo. Nakita nga ng viewers na. So maganda siya gamitin kasi kahit nag-stream ka, smooth pa rin siya. Walang ka-problema dito kung nag-stream ka. Sobrang smooth mo. Kapag nag-stream ako dito, kahit high quality siya, hindi siya naglalag. So yun lang sa video na to, no? So sana nakatulong sa mga gusto mag-stream dyan. Tsaka kung wala kang kamang camera na gagamitin, okay na kakita mo. Okay, thanks for watching.